Minsan nalilimutan natin kung sino yung Diyos natin eh. Yeah? Pero kapag kilala mo yung Diyos mo na ganitong kumilos yung Diyos mo, iba ang magiging paraan ng pakikipag-usap mo sa Kanya. Kung normal lang yung kausap natin, parang minsan di ka nga nakikinig pa. O kaya pag kinakausap mo, parang hindi ka naman interesado talaga. Pero kapag interesado pa at seryoso ka sa isang bagay, iba yung klase at paraan ng pakikipag-usap natin. Kaya nga, mga kapatid, huwag tayong maging relax sa paraan ng pananalangin natin na parang nakapanalangin na lang, nakapag-usap na lang, masabi na lang, na parang hindi na natin sinasapuso kung ano yung mga utterance na sinasabi natin sa ating Diyos. Matapos na tayo sa mga pananalangin na nag-uumpisa tayo na walang kabuhay-buhay hanggang sa nakatulugan na natin at naalala na natin bigla na parang wala lang. Kaya wala nangyayari sa buhay natin, hindi tayo seryoso sa pakikipag-usap sa Diyos. Tapikin mo yung katabi mo. Seryoso ka ba sa ating Diyos? Hindi naman yun para sa sagot eh. Kundi, gusto ng Diyos kausapin ka lang. Pansinin mo, kapag sinagot ka agad ng Diyos yung panalangin mo ngayon, baka yung susunod na prayer mo pag nawalan ka na naman ng trabaho. Pag may nagkasakit na naman. Pag may problema na naman. Kailangan ba natin hintayin? Samantalang, every day, every night, gusto ng Diyos kausapin ka lang. He longs for your relationship. Yun lang ang gusto ng Diyos. Kung mapapakita lang ng Diyos sa atin na, anak, kausapin mo lang ako lagi, everything will follow. Hindi mo na kailangan hingin lahat yan, pero gusto ko lang eh. Kaya isa lang nangyayari itong mga bagay na ito kasi ito lang yung paraan ko para mapansin mo ko. Nagets nyo? Pansinin ninyo, kailan nyo napapansin ng Diyos pag may problema. Napapansin lang natin siya kapag hindi okay ang lahat. Doon mo lang kailangan kong kausapin ng Diyos. Kailangan kong upuan ang Panginoon. Si Elijah, alam niyo yun. Isang panalangin na, okay na ito, Panginoon eh. Pero, ba't din ito? Hindi. Kasi he longs for that relationship. Kaya, alam niya na ang kinukuha ng Diyos sa kanya, yung kanyang atensyon. Yung makita ni Elijah na gusto siyang kausapin ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon para lumalim yung kanilang relasyon sa isa't isa.